na po ang lahat. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ibon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Mga kapatid, tayo'y natitipon sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gubanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mo maging uliran sa pagmamalasakit sa kapwa ang paring si San Juan Maria Vianney. Pakundangan sa kanyang huwarang pamumuhay at pagdalangin, mapagmalasakitan nawa namin ang kapwa-tao alang-alang sa pag-ibig ni Kristo para sila'y aming maakit sa iyo at kaisa nila ay aming marating ang kaluwalhatian mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, ipahayag mo sa mga Israelita ang mga pistang itinakda ko. Ipagdiriwang nila ang mga banal na pagtitipong ito at magkakaroon sila ng banal na pagpupulong. Ito ang mga pistang itinakda ko, ang pista ng Paskwa na gaganapin sa gabi ng 14th na araw ng unang buwan. Kinabukasan ay pista ng tinapay na walang libadura. 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang libadura. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon. Huwag kayong magtatrabaho. 7 araw kayong maghahain sa Panginoon
ng handog na susunugin. Sa ikapitong araw, muli kayong magtitipon. Huwag kayong magtatrabaho. Sinabi pa ng Panginoon kay Moises, sabihin mo rin sa mga Israelita na pag naroon na sila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, tuwing anihan ay magdadala sila sa saserdote ng isang bigkis ng una nilang ani. Ito'y ihahandog niya para sa inyo. Kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Mula sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga, araw ng pagdadala ninyo ng bigkis na ani, magpaparaan kayo ng 7 linggo. Ang 50 araw ay tatama sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Sa araw na iyon, magdadala kayo ng handog na pagkain. Ang 10 araw ng 7th month ay araw ng pagbabayad sala. Magkaroon kayo ng banal na pagtitipon. Sa araw na iyon, mag-aayuno kayo at mag-aalay ng handog na pagkain. Mula sa 15th araw ng 7th month, magsisimula ang pista ng mga tolda. 7 araw ninyo itong ipagdiriwang. Sa unang araw, magkaroon kayo ng banal na pagtitipon at huwag kayong magtatrabaho. 7 araw, kayong maghahandog sa Panginoon ng handog ng pagkain. Sa 8th araw, magtitipon kayo upang sumamba at mag-aalay kayo ng handog na pagkain. Araw yon ng pagsamba, kaya huwag kayong magtatrabaho. Yan ang pistang itinakda ng Panginoon. Mga araw ng iyong banal na pagtitipon. Sa mga araw na iyon, magdadala kayo ng handog na susunugin, handog na pagkain, at handog na inumin ayon sa takda ng bawat araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Umawit sa saliw nitong pandereta, kasabay ng tugtog ng lira at alpa. Hipa ng tambuli tuwing nagdiriwang, kumbuan ay bagot nasa kabilugan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Sa bansang Israel, ito yung utos, batas na ginawa nitong Diyos ni Jacob. Sa mga hinirang, ang utos nito nang sila ilabas sa bansang Ehipto. Masigla nating awitan
ang Diyos nating kaligtasan. Ang Diyos-Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansa'y di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Balita sa inyo ngayon, salita ng Panginoon, iiral habang panahon. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak na karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae? Hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilanlin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Ngayong araw po ay ginugunita po natin ang kapiestahan ni San Juan Maria Vianney. At siya po ay isang pari mula sa Ars, France. At siya po ang mga patron ng mga pari. Naalala ko po tuloy nung nagpaalam po ako sa aking nanay na gusto ko pong maging pari. Ang sagot po sa akin ng nanay ko, anak, huwag kang magpari. Huwag ka na lang magpare. Huwag kang maging pari lamang. Midugtong po yung nanay ko, maging mabuting pari ka. Nung pinayagan po ako ng nanay ko, ang paalala niya sa akin, maging mabuting pari. At sino pong isang modelo ng mabuting pari? Walang iba po kundi si San Juan Maria Vianney. At siya po'y kilala sa pagpapakumpisal. Kapag winter po, malamig, siya po'y nagpapakumpisal ng 11 to 12 hours. Imagine po ha, 11 to 12 hours. Kapag summer naman po, mas mahaba ang araw sa Europa, nagpapakumpisal po siya ng 16 hours. Bakit kaya ginagawa ni San Juan Maria Vianney ito? Kasi gusto niya pong dalhin ang lahat sa Diyos. At tayo po sa pamamagitan ng pagkukumpisal, tayo ay nire-reconcile, pinagbabalik loob sa Diyos. Bakit? Sabi nga po ni Pope Francis, may lugar ang lahat sa simbahan.
Tayong lahat po ay may lugar sa simbahan. Kahit nagsisiksikan po tayo ngayon, kahit sa labas may nagsisimba pa rin, lahat po tayo ay may lugar sa simbahan. Na sa pamamagitan po ng sakramento, tayo ay nakakapagbalik loob sa Diyos. At bakit po tayo nagbabalik loob? Kasi may mga pagkakataon po, hindi po tayo mabuti. May mga panahon pong hindi tayo mabuti. Hindi tayo nakakagawa ng magandang bagay. Pero sa kabila po noon ay binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na makapagbagong buhay. Ang tanong po, tinatanggap po ba natin ito? O tulad po tayo sa ebanghelyong napakinggan po natin, hindi po nila tinanggap si Kristo. Nakinig sila pero hindi nila tinatanggap ang mga salita ni Kristo. At anong pa pong sabi nila? Saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakakagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi po nila tinanggap ang salita ni Kristo. Sabi nga po, hindi po natin pwedeng ibigay ang wala tayo. Paano po natin maibabahagi si Kristo kung wala po si Kristo sa ating puso, sa ating mga buhay? May 3 points po si Father para maging reflection po natin, pagninilay po natin ngayong araw. Unang punto po, tanggapin po natin si Kristo. Tinatanggap po ba natin si Kristo sa ating buhay? At kapag tinatanggap po natin si Kristo sa ating buhay, tulad po ng poong Nazareno, tatanggap din po natin ang ating mga sariling krus. Sa pagtanggap po natin kay Kristo, tinatanggap din po natin ang ating mga sariling krus. At ito pong krus ang magtutulong at gagabay sa atin na malagpasan po natin ang ating mga sariling pagsubok, tulad ng paglampas po ni Kristo sa kanyang mga pagsubok. Unang punto po, tanggapin si Kristo. Ikalawang punto, tanggapin ang ating mga kapwa. Eh sino po ba yung mga kapwa natin? Yung mga katabi po natin? Yung mga kasama po natin sa bahay? Yung mga kapitbahay po natin? Sila po ang ating kapwa. At yun po ang paalala ni Jesus. Kapag mahal natin ang Diyos, mamahalan rin natin ang ating mga kapwa. Kahit hindi po sila kaibig-ibig. Pero kapag tayo ay tunay na tagasunod ni Kristo, ay tinatanggap din natin ang ating kapwa. Ikatlong punto. Kapag tinatanggap po natin si Kristo, tinatanggap natin ang ating kapwa, matatanggap din natin ang milagro ng Diyos sa ating buhay. Marami pong milagro na nangyayari sa atin araw-araw. Pero hindi po natin napapansin. Bakit? Kasi wala po si Kristo sa ating mga puso at sa ating buhay. Kapag siya ang nangunguna at sentro sa ating buhay, makikita po natin ang milagrong ginagawa ng Diyos para sa atin. Amen? Ano po yung tatlong tatanggapin po natin ngayong araw at sa mga susunod na araw? Tanggapin natin si Kristo. Tanggapin natin ang ating kapwa. Ikatlo, tanggapin natin ang ating milagro. Meron pong milagrong laging nagaganap. Sa pagpapatuloy po ng atin ng banal na Eucharistia, tinatanggap po natin ang ating greatest miracle. Ano po yun? Tinatanggap po natin si Kristo sa pamamagitan ng banal na Eucharistia. Handa po ba tayong tanggapin siya? Handa po ba tayong tanggapin siya? Nawa po sa pagtanggap po natin sa Kanya,
tanggapin natin si Kristo. Tanggapin natin ang ating mga kapwa at tanggapin natin ang ating mga milagro. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong kapatid, bihira nating naalala ang mga paring tumutulong sa atin sa bawat araw sa ating mga pangangailangang espiritual. Sa kapistahang ito ni San Juan Maria Vianney, alalahanin natin sila sa ating mga panalangin. Ang ating itutugon, Banal na Pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Banal na Pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Ang ating mga pari, naway patnubayan ang banal na espiritu sa pag-akay nila sa atin sa daan ng kabanalan. Magkaroon nawa sila ng tunay na sigasig sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Manalangin tayo. Banal na Pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Ang mga kura paroko, naway bukas loob na maglingkod sa simbahan at maging saksi sa mabuting balita na kanilang ipinahahayag. Manalangin tayo. Banal na Pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Ang mga laikong mananampalataya, naway makipagtulungan sa iba't ibang programa at pagkilos sa parokya, manalangin tayo. Banal na Pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Sa kanilang kabutihang loob, ang mga Kristiyanong magulang naway maalagaan ang bokasyon sa pagpapari sa kanilang pamilya, manalangin tayo. Banal na Pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Ang mga namayapa nating pari at obispo naway gawing karapat-dapat na makisalo sa hapag ng guro, manalangin tayo. Banal na Pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Sa katahimikan ng ating mga puso, idulog natin sa Panginoon ang ating mga kailangan para sa mga milagrong ating inaasam-asam. Manalangin tayo. Banal na Pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Panginoong Diyos, sa tulong ng mga panalangin ni San Juan Maria Vianney, gabayan at pangalagaan mo ang aming mga kura paroko. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, alak ka tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapala at buhay na dalisay. Pagpapala at magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, ang pampagahay natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihang mong ipinahahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal,
ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Maria Vianney ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa panalangin kanilang inuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y natitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga mundo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan, pinagpala ang paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin na mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ng Diyos, na kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa na mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Juan Maria Vianney at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubiling ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at wag mo kaming ipain sa tukso at hihadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanambikan ang dakilang araw ng pagpapayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos.
Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Kasama ko
ang sapat na sal, sana'y pakinggan mo. Nagpapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement, magkakaroon po tayo ng second collection para po sa Disaster Relief Fund na ipinantutulong po ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasa lantan ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Ang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Menor at ng Pambansang Dambana ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan. At muli po naming panawagan ng inyong donasyon tulad po ng bigas, noodles, delata, at canned goods, instant coffee, sabong pampaligo, at bottled water at panlaba. Para po sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na po sa panahon ng kalamidad at sakuna. Maraming salamat po sa inyong suporta. Announcement, ang Nazarene Catholic School po ang paaralan po ng Basilica Minor ng Itim na Poong Jesus Nazareno ay tumatanggap pa ng mga mag-aaral mula pre-school hanggang senior high school para po sa school year 2023 at 2024.
ang lahat po ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula po sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre hanggang sa siya ay matapos ng senior high. At para po sa karagdagang impormasyon, maaari po kayong makipag-ugnayan sa The Nazarene Catholic School Facebook page. Para sa iba pang katanungan, maaari po ninyong tawagan ang mga sumusunod na numero 8733-9929 o 8244-5609 o kaya 0966-211-2152. At paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming pagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinulot kay San Juan Maria Vianney ng iyong paglingap na maasahan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa pakikisa sa ating banal na misa at nawa po'y tandaan po natin ang ating 30 punto ngayong araw. Tanggapin si Kristo. Tanggapin ang ating kapwa. At higit sa lahat, tanggapin ang ating mga milagro. Nawa po sa pagpapatuloy po natin sa ating buhay pananampalataya, ay patuloy po nating sundin ang paanyaya ni Jesus na maging mabuti. Maraming salamat din po kay Father June sa pagkakataon po na makapag-celebrate po ng misa sa dito po. And sa aking nanay po na humabol para maka-attend po ng aking banal na misa na nagpapaalala sa akin laging maging mabuting pare. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin, paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo ko yung taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisan ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.